nating maigit ang desisyon na ginawa ng Comelec. Saka yung Comelec naman, sana pagbigyan nyo rin kami na idulog muna namin ito sa Korte Suprema. Kasi nakikita namin yung issue ng biglang vote buying, which is not an even issue in the second division. Kaya nagpapataka-pagkataka itong desisyon. Bigla. Sa ngayon pati, malaman nyo, nataon pa recess ang Korte Suprema. Recess pa na ngayon. Kaya nakita namin, alam nila na after 5 days, eh, magiging final and executory ang desisyon ng Comelec. Kawawa naman, hindi si Mayor Vic. Pero ang lungsod ng Legazpi na maging biktima tayo nito. Those powerful people na nandito sa Manila, kami mga probinsyano, hindi naman namin kilala mga iyan. Basta na lang kami nakaka-resibi ng desisyon. Siyempre, ako inamin, pupuha kami ng abogado. Kaya nandito kami. Nakita namin, kailangan tumalaman din ang taong bayan. Saka malaman din dapat ng Korte Suprema na hindi naman ito karapat-dapat sa amin sa lungsod. Nangyari na po sa Albay. Bumaba ako peacefully kasi gusto po ng panagulo. Sana naman hindi yung padalmingan na gawin din sa Legazpi na wala naman katotohanan. Dante, ano ito po, B.O.P.D. Clarify ko lang po, yung binagawin ko niyo ay vote by the D.P.C.B. Sino mo nasabi yun? Kasi yung sarunin ng Comelec Albang, parang sinasabi nila hindi naman yung vote by Section 68, yung vote by kasi Section 261. No, baliktad. In relation to Section 261. Kasi ganito yan. Ang issue na nilulog, balikan natin ulit, ng complainant sa DQ case ni Mayor G. Dalawa. Siyempre, lahat ng mga nalagay, 261, release of public funds. Diba? Yan. Yung vote buying. Nung nag-decide ang second division, man, hindi nila pinamikan na may vote buying. Very clear. Diba? Ang nilagay nila, which is impossible, no? Nagtaka kami. Yung release of public funds. Usapin mo si Mayor, kahit ako asawa niya, wala naman siyang control sa pag-release ng public funds. Pero nevertheless, in-accept. Kaya talagang, kung isipin mo, imposible din sa 5 to 2 days, magkaroon pa kami ng desisyon. Kaya kami, naniniwala kami na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli. Nandun po ang aming urgent and pag kami nagkaroon kami ng pagpana-receive na ng abogado, yung iyan yung certificate of finality, siyempre po may judicial remedy kami na nalagawin. Salamat po. Asun, naniniwala ba kayo na sa itong netting tactics ng kalaban niyo sa politika? Kasi after niyo matalo sa recount at na-dismiss sa second division yung vote by case, ay binuway pa yung case sa NBAD. And then, ginamit ng ebidensya yung Facebook post ng isang Alvarez of Tamobre. Yes. Alam nyo, nung kausap namin yung mga lawyers, ito ngayon ang pinapasabi sa inyo. Alam mo itong kalaban, rival namin, nag-fishing expedition. Ganito yan. Sabi ng Comelec ng Timbak yan, DQ si Mayor G because of vote buying. Pero ito ngayon tanong, saan pa talaga sila pupunta? Nag-file sila ng DQ, nag-file ng recounting. Nung makita sa DQ, mahirap i-prove. Kasi hindi naman siya public official. Hindi naman siya pwede makuan doon sa vote buying. Kasi ako walang vote buying. Pareho yung case namin, pareho yung instance. Pumunta, pinarecount ng Comelec. Pinarecount noong January 17. 5 days po na recount. Hindi na nakuha yung dapat makuha para magpatuloy ang recount. Hindi na kami pinadalhan ng Comelec hanggang ngayon. Kasi bigla lang ininto yung recount. Nabigla lang kami ngayon ang bumalik dun sa DQ. Binuhay yung vote buying. Kaya nakita namin sobrang lakas. Sana naman ang ating administrasyon, kami naman ninilibihan kami. Ako, sa lalawigan ng Albay, gusto ko lang ipaabot ko sa mga kababayan natin. We made history. Hindi ako kilala.
Pero ang laman ko po sa akin second closest rival, the incumbent governor then, Governor Bicharo, was a record-breaking 239,000 votes. Never been done. Number two, ikaw, Peter, na siyempre, pa nag-file ka, hindi ka. Bold ang inisyo ang inyong COC. Number three, ikaw ay convicted of criminal or a case of moral turpitude. Di ba? And of course, pang-apat, kung ikaw, ang COC was now declared as not employed. Doon lang pwede pumalit. Wala kami nakikita ng ibang batas na ang talo ay uupo. Kaya po, nandito kami ngayon, ni Mayor G, hindi lang para sa aming dalawa. Matagal na po akong naglilingkod sa Legazpi. Siguro hindi ko naman kailangan ipagyabang pa kung anong nagawa. And what is important here is the right of our, the right, the democracy in Legazpi. Na ngayon lang ito nagulo. Dapat sana dito pakinggan kami. Urgent po ito because ang decision ng Comelec inbound after 5 days, pag hindi kami nakakuha ng PRO, of course, magiging executory ang decision ng inbound, which will be a big precedent. Ngayon po nakakagulo sa Legazpi, lalo na dun sa City Hall. To issue out, ang MR mo kasi inbound na yun. Wala ng MR sa record decision. So we're talking now in the impact. Ngayon, yung issue of vote buying, hindi na dala-dala yun sa impact kasi namatay na yun kapag naging final secretary na yun. Hindi naman inapil ni Arnold. Hindi man namin siyempre ako kasi favorable sa amin. So ang inapil lang namin is the section 261, yung release of public fund. Very clear yan. Sabi ng, nagpasalamat kami sa unang statement. Sabi nung impact pagkakas, very clear. Tama si Mayor J. Hindi siya pwedeng i-DQ sa release of, kasi hindi na pa naman sa mayor o hindi pa naman sa public official. However, doon na nasira. Ito daw, nag-benefit siya, speculative, di ba? That is true then. Masyado arbitrary yung decision. Tapos ito pa, pwede ba i-DQ mo ang isang kandidato with just that FB page? Hindi naman nga FB page niya. Wala naman nakasandun, may vote buying doon. Tsaka, dalawa lang na affidavit, pwede ka na magpadikyo ng isang elected mayor. Grabe naman. Masyado naman yan, hindi makatawa. Governor, yung